Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ating pagkisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ating ginugunita ang dakilang Papa San Gregorio, pantas ng simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong mga hinirang na tao ay matyaga mong tinuturuan at maibiging nililingap. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong espiritu ng karunungan bilang tugon sa pagdalangi ni Papa San Gregorio na pinangasiwa mo sa iyong sambayanan upang maging kasiyahan kailanman ng mga tagapangasiwa ang pag-unlad ng kawang banal sa isip, salita at gawa. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nasa saliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Walang nakaaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling Espiritu. Gayun din, walang nakaaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Hindi ang Espiritu ng Sanlibutan, kundi ang Espiritu ng Diyos ang tinanggap natin upang ating maunawaan ang mga kaloob niya sa atin. Sa mga nagtataglay ng Espiritu, ang ipinaliliwanag namin mga katotohanang espiritual at hindi ayon sa karunungan ng isang tao ang ginagamit namin. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Nauunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng bawat bagay, ngunit walang nakauunawa sa kanya. Ganito ang nasa saad sa kasulatan. Sino ang nakaaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit ang pag-iisip ni Kristo'y taglay natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo,
matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Ang Panginoon Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao, mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat, ang kanyang ginawa, kahit ano ito, ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa Kapernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka. Ikaw ang banal ng Diyos." Subalit, pinagwikaan siya ni Jesus, "Tumahimik ka, lumayas ka sa taong iyan." At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Nang gilalas silang lahat at nagsabi sa isa't isa, "Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa." Pinalalayas niya ang masamang espiritu at sumusunod naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maganda umaga po, Father Jesse. Ganon din po, kasama natin ang mga nasa kanilang tahanan na nakikisa sa atin, kasama sa Banal na Misa, ang nakikinig sa ating sa radyo ng Archdiocese ng Lipa, Radyo Totoo,
ganoon din nakasubaybay sa pamamagitan ng Facebook Live. Narito ang ugali ng masamang espiritu, no? Baka ito'y taglay-taglay natin, no? Kung ano ang ugali ng masamang espiritu. Anong sabi niya? Ano ang pakialam mo sa amin, no? Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Kita ninyo, yan ang unang ugali ng masamang espiritu. No? Anong pakialam mo sa amin? Minsan, sa tahanan, sa mga anak, sa mga kapatid natin, o sa mga anak nyo, yan ang sagot minsan ng anak sa magulang. Anong pakialam mo sa amin? No? Minsan, mananagot ng ganyan ng anak, no? At ang magulang, talagang magagalit. Gusto yung masampilong, ano? Sapagkat, yan ang ugali ng masamang tao. Gustong pag sinabi wala kang pakialam, kahit naman tayo, pag tayo minsan, yung tayo walang pakialam sa mga nangyayari, ugali yan ng masamang espiritu. Alam mong may nangyayari nang di maganda sa palibot mo, sabi niya, wala akong pakialam dyan. Sabihin ay wala akong ugnayan dyan. Kayong isang anak na magsasabing wala po akong pakialam dyan, sabihin ay pinuputol mo yung ugnayan. Ang demonyo'y walang ugnayan sa Diyos. No? Putol ang kanilang ugnayan, ang kanilang relasyon. Kaya anong pakialam mo sa amin? No? Yan ang masamang ugali na nangyayari sa ating panahon din. At napakadami ng ganyan tao. Walang pakialam sa kapwa, no? Walang pakialam na minsan sa pamilya. Wala nang pakialam sa kanyang asawa, iniiwanan na. Wala nang pakialam sa nangyayari, ay dapat meron kang malaking responsibilidad na dapat gawin. Ano ang pakialam, no? Yan ang imik ng masamang espiritu. Anong tugon ni Jesus? Tumahimik ka. No? Anong tugon ni Jesus sa kanya? Tumahimik ka. Sa panahon natin ngayon, mas maingay ang masamang espiritu. Mapapansin ninyo, mas maingay. At mas pinakikinggan ng maraming tao ang ganitong klase ng ingay. Ang ingay ng masamang espiritu. Mas madami ang nakikinig, yan ang nakakalungkot ngayon sa ating panahon. Mas marami ang nakikinig sa ingay ng mapanirang espiritu. Mas madami ang nakikinig sa kanila. Yung mapanira, ano, yung destructive, no? Yung espiritong gumugulo sa kapayapaan, espiritong sumisira sa tahanan, espiritong sumisira ng iyong buhay. Mas marami ang nakikinig dyan. Kaya nung sabi ni Jesus, tumahimik ka. No? Tumahimik ka. Kaya mga minamahal na mga kapatid, no? Nawa, tayong mga tao, ang lagi nating pakinggan ay ang Diyos. No? Sa mundo nating ito, maraming mapanirang espiritu na nagdadala talaga ng malaking kasiraan. At ang gusto pa nila, huwag silang pakialman. At nagiging ugali nga ng maraming tao. Anong ating gagawin, no? Pakinggan natin si Jesus. Si Jesus ay makapangyarihan. Kaya ang tao, naway pakinggan natin ang tinig ng Diyos. Ang tinig ng Diyos ay umaalingaw-ngaw sa lahat, no? Ang tinig ni Jesus ay napapakinggan sa lahat ng dako. Pero ang tao, nagbibingi-bingihan. At ang mas pinakikinggan ay ang tinig ng mapanirang espiritu. Kaya, nawa, ano, sa banal na misa ngayon, ay inyong ipanalangin sa Panginoong Diyos na nawa ay bigyan tayo ng Panginoong Diyos na tayo ay tumahimik sa mga bagay na alam natin ay mali, no? Tumahimik ka, no? Kung meron kang ugaling masama, ang sabi sa iyo ni Jesus, tumahimik ka, tumigil ka, no? At
ibalik mo yung ugnayan. Yung ugnayan sa Diyos. Kaya pinatatahimik ni Jesus sapagkat wala nang ugnayan, no? Tumahimik ka, no? Ang sabi ng demonyo, ano kung pakialam mo sa amin? Sapagkat ang demonyo, putol ang relasyon kay Jesus. Putol ang ugnayan sa Diyos. Tumahimik ka, no? Kaya tayo din, ibalik natin yung ating malalim na relasyon kay Jesus at tayo'y papayapa ang buhay, no? At huwag nating hayaan na ang mapanirang espiritu ang laging mangibabaw sa atin. Para po sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming paghahain ay iyunawang paunlakan upang sa paggunita kay Papa San Gregorio. Kami ay makapakinabang sa paghahain ito na ibinigay mo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Gregorio, Papa San Gregorio ay pinararangalan sa pamamuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahangga ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayan mong dito'y nagtitipon, kaya kaisa ng mga anghel. Narigisi awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito
upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Awitin natin ang Ama namin. Namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito ang ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosesis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalusalo sa bumubuhay na pagkaing si Kristo, ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa pagunita namin kay Papa San Gregorio, kami matuto ng maasahang katotohanan mo. At sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa Pambansan Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa Pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang paglakap ng impormasyon na makatutulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ang mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa Batas Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, narito po sa atin ngayon ang imahe ng Mahal na Birhen ng Loreto, ang ina at reyna ng Sampaloc, Maynila, at patrona laban sa mga sunog at sakuna. Mananatili siya dito hanggang September 7, pagkatapos ng misa pasasalamat sa 7 ng umaga. Halina at makiisa sa mga gawain na kanyang pagbisita upang mas lumalim ang ating pagmamahal kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang ina. Ika-apat, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng ulibo na binasbasan ni Padre Pio nang siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ng ating healing bundle sa pagkakamit ng kalingang mula sa Diyos. Ikalima, bahagi ng mga gawain sa pagdiriwang ng kapistahan ni Santo Padre Pio, tayo po ay magkakaroon ng free medical consultation dito sa Pambansang Dambana sa pangunguna ng UST Medical Alumni Association sa darating na September 15. Kami po ay nag-aanyaya sa mga nais magpakonsulta sa mga doktor ng PEDYA o Bigayni, ENT, Opta, Dental at Surgical. Ito po ay bukas sa kahit anong edad, mangyaring magtungo sa opisina ng Pambansang Dambana upang magpalista hanggang September 10 lamang. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa
taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyong hawakan ang inyong mga pabeblesan, O Panginoong Diyos. Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapal at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ng mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparaanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparaanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparaanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay inialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Amen.